Good day mga kayami! Welcome sa panlasa natin to. Ngayon ay magluluto ako ng flame grilled bangus. Mag-iiyaw ako ng bangus pero hindi ako gagamit ng uling. Kaya kahit sa loob ng bahay, pwedeng-pwede tayo mag-iyaw ng bangus gamit ang ating kalan. Kung paano, patuloy lang panoorin itong video. Para naman sa ingredients, soy sauce, 1/4 cup, 3 pieces ng kalamansi, 1 piece ng siling labuyo, 2 piraso ng siling aba, rock salt, 1 kutsara, 3 piraso ng kamatis, 1 piece ng red onion medium size, at gagamit rin tayo ng seasoning powder. Itong seasoning powder, gagamit lang tayo dito ng kalahating kutsara para mas malasa itong ating iniyaw na bangus. And of course mga kayami, itong ating 1.2 kilogram na bangus, nilinisan at kinaliskisan lang natin itong mabuti. At ang bahaging buntot nitong ating bangus, pinutol ko lang para hindi naman maging sagabal kapag binabalot sa aluminum foil. At mga kayami, biniyak ko na rin ang likurang bahagi nitong ating bangus at maya-maya lang lalagyan natin to ng palaman. Tandaan mga kayami, kapag ang bangus iihawin at ibabalot sa aluminum foil, kailangan kinaliskisan para naman, wow, masarap itong ating inihaw na bangus. Para sa ingredients, itong ating onion, hiniwa lang natin ng maliliit, pati na rin ang ating siling aba, ganun na rin itong ating tomato, at prepare ko na rin itong ating kalamansi, siling labuyo, hiniwa ko na rin ng maliliit, prepare ko na rin ang ating seasoning powder, at ngayon, kompleto na, umpisa na natin. Yum, yum, yum! Para sa unang step, mga kayami, nag-prepare lang ako ng mixing bowl at ilalagay natin itong ating red onion. Magtira lang tayo ng kapiraso nito. Ganun na rin itong ating tomato. Ilagay rin natin to. Magtira rin tayo rito ng kapiraso nito para sa gagawin nating sausawan. At ilagay na rin natin itong ating siling haba na hiniwang maliliit. Siyempre, magtitira rin tayo rito ng kapiraso. At ilalagay ko na rin ang kalahating pakete nitong ating seasoning powder. At ilalagay ko na rin itong ating kalahating kutsara ng rock salt. Siyempre, ilalagay na rin natin itong kalahati ng 1/4 cup ng ating soy sauce. And then, pagkumpleto nang nailagay, haluin nating mabuti para naman mag-combine ng gusto ang ating mga inilagay na sangkap dito sa ating mixing bowl para maging mas malasa pag nilagay na natin sa ating bangus. At ngayon mga kayami, susunod naman natin gagawin itong sausawan ng ating bangus. Ipagko-combine ko lang itong mga sangkap tulad ng soy sauce. Lalagay lang natin ito sa kamatis. At ilalagay rin natin dito ang onion. At ilagay na rin natin itong siling haba o siling berde na tinira natin kanina. Pati na rin itong ating isang pirasong siling labuyo. Pero kung gusto nyo mas manghang, pwede nyo pang dagdagan itong ating siling labuyo. Ipigayin ko na rin itong kalamansi. Kailangan lang salain at tanggalin ang mga buto nitong ating pinipigang kalamansi.
At ngayong na-mix na natin lahat ng mga sangkap dito sa ating ginagawang sausawan, haluin lang natin ng mabuti ito at iset aside muna natin. At this point mga kayami, ready na para palamanan natin itong ating iihawing bangus. At dahil paborito ko ang bituka ng mga bangus, ay hindi ko pinatanggal to mga kayami. Kasama ko to sa pag-iyaw nitong ating bangus. Kung gagayahin nyo to ng ganito, tiyaking lang nilinis ang bituka ng bangus at tinanggalan to ng apdo. Ngayon, lalagyan na natin to ng palaman. Pupunuin lang natin tong likod ng bangus ng ating ginawang peelings para mas wow, masarap itong ating iihawing bangus. At pati itong bahagi ng ulo ng bangus, ibuka lang natin ang bahagya at lalagyan rin natin to ng palaman para mula dulo hanggang sa gitna mayroong peelings itong ating iihawing bangus. Kaya mga kayami, gawin nyo na rin tong ganitong paraan sa pag-iihaw ng bangus. Madali nang i-prepare. Wow! Masarap pa! At ang natirang liquid dito sa ating mixing bowl at natira nating salt kanina, i-scrub lang natin to sa buong katawan nitong ating iihawing bangus. Gagawin natin to mga kayami pati sa kabilang bahagi nitong iihawin nating bangus. Ayan mga kayami, sobrang timplado na itong ating bangus. Ready na para balutin natin ito sa ating aluminum foil. Itong ating aluminum foil, siguraduhin lang mga kayami na mas mahaba ito kaysa sa ating iihawing bangus. Gagawa lang tayo dito ng dalawang pirasong ganitong kahabang pinutol na aluminum foil. Yan mga kayami, ipagpapatong lang natin itong ating ginawang aluminum foil. O magtiklop tayo ng isang pulgada nito. At kapag natiklop na natin ang isang pulgadang bahagi nitong ating aluminum foil, tiklopin ulit natin ito ng kalahating pulgada para magdugtong itong ating dalawang pirasong pinrepair na aluminum foil. Kagaya nito, medyo iipitin lang natin tong gitnang bahagi. At kapag binuka, ganito na siya. Magkarugtong na itong ating dalawang piraso ng aluminum foil. At ready na para ibalot itong ating iihawing bangus mga kayami. Siguraduhin lang natin mga kayami, itong bangus ay nasa gitnang bahagi nitong ating aluminum foil. Para nang sa ganon, mababalot natin to ng mabuti at walang singaw. Kagaya nito mga kayami, wag lang nating pipigain ang pagbabalot dito sa ating bangus ng aluminum foil. Ayan mga kayami, tiklupin ang kabilang bahagi nitong aluminum foil. Ganun na rin sa kaliwang bahagi nitong aluminum foil. At irolyo muli itong aluminum foil. At tandaan mga kayami, wag nating pipigain ang gitna nitong ating binalot na bangus sa aluminum foil para magkaroon siya ng space at doon dadaan ang steam na magluluto sa ating iihawing bangus.
Ngayon mga kayami, ready na para ihawin itong ating bangus gamit itong ating grill. Itong ating grill ipapatong lang natin sa ating kalan. At tandaan mga kayami, ihawin lang natin itong ating bangus sa apoy na medium heat. At ngayon ready na. Tapatong na natin itong ating ihawing bangus. Tandaan mga kayami, itong buntot na bahagi ng bangus ang una nating itatapat sa burner ng ating kalan. 5 minuto para sa buntot na bahagi ng bangus. At pagkatapos ng 5 minuto, itong gitnang bahagi naman ng bangus, 5 minuto rin para rito. Makalipas ang 5 minuto muli, itatapat naman natin ang burner sa ulong bahagi nitong ating iihawing bangus. At kapag nakumpleto na ang 5 minuto sa ulong bahagi nitong ating bangus, ready na para baligtarin muli natin itong ating bangus. Babaligtarin lang natin to mga kayami. Kung anong paraan ang ginawa natin sa kabilang bahagi ng bangus, ganun din ang gagawin natin dito para sa kabilang bahagi muli ng ating bangus. At kapag nakompleto ito, ang kalan ay ilalagay natin sa high heat. Kapag nasa heat na, itapat natin unti-unti mula buntot hanggang ulo sa high heat itong ating iniihaw na bangus. Gawin natin to sa loob ng 30 segundo tulad ng ganitong paraan. At pagkatapos ng 30 segundo, baligtarin natin muli ang bangus at ang ating kalan ilagay muli sa high heat katulad nito. At same procedure po mga kayami, mula buntot hanggang ulo, itapat natin ng paunti-unti sa high heat itong ating iniihaw ng bangus. Katulad ng ganitong paraan. Gagawin natin to sa loob ng 30 segundo. Kaya natin ginagawa ang ganitong paraan para sa the best na resulta nitong ating iniihaw na bangus. Ayan mga kayami, at this point, tapos nang ihawin itong ating bangus. After mag-cool down mga kayami nitong ating iniyaw na bangus, pwede na natin itong tanggalan ng aluminum foil. Tanggalin natin paunti-unti o dahan-dahan itong aluminum foil ng ating iniyaw na bangus. Sa ganong paraan ay hindi mapunit ang balat nitong ating iniyaw na bangus. Ayan mga kayami, sobrang perfect nitong ating flame grilled bangus. At tandaan nyo po mga kayami, para maging perfect ang inyong flame grilled bangus, sundan nyo lang po ng mabuti kung ano ang nasa video. At sa muli, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtitiwala at pagsuporta dito sa aming mga ginagawang video. Magkita-kita po ulit tayo sa susunod pang mga video at huwag nyo na rin kalimutang mag-like at mag-share at mag-subscribe na rin po kayo dito sa channel na Panlasa Natin To. Thank you so much. Good day!